Tía. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo ito. Sir, tungkol po saan? Tungkol po ba ito sa trabaho? Sir, papasok naman po ako sa trabaho. Bigyan niyo lang po ako ng ilang araw. Tatapusin ko lang po sana yung ikasyam. Thea, magkano ba ang kailangan mo para iurong mo ang demanda? Para wag nang madiin sa iba sa pagkamatay ng nanay mo. Seryoso kayo, sir? Babayaran niyo ko. Just name the price. No amount is too big. Sabi mo sa'yo kung magkano. Kahit magkano. 5 million? 10? Hindi ko alam na kaya mo palang presyuhan ang buhay ng isang tao, lalo na't nanay ko pa. Thea. Gaano ba kahalaga sa'yo si Eva? Para mabulagan ka. Hoy, miss. Matagal-tagal tayo magkakasama dito. Pakisama ka naman. Kaya kaibigan ko siya. At nanay ko naman yung pinatay niya! Sorry. Pero hindi ko ibebenta ang hustisya ng nanay ko. Lalo na't ngayon alam ko kung paano siya pinatay. Ang dapat kay Eva, pagbayaran niya lahat ng ginawa niya, pagdusahan niya mga kasalanan niya at mabulok siya sa kulungan. That's what I'm trying to do. Eh, magbabayad ako. Narinig mo ba yung sinasabi mo? Hindi pera ang kailangan ko, kaya pwede ba huwag mo akong insultuhin? Buhay ng nanay ko ang kinuha, kaya buhay din ang kabayaran. Ang dapat kay Eva, makulong siya. Thea, I'm really sorry. But I'll be honest with you. Hindi ko kayang tumahimik lang dito habang ginagawa mo yun kay Eva. Thea, kapag tinuloy mong demanda, parang na rin sinabi mo na ayaw mo ako maging kaibigan. Kaya sana tanggapin mo yung inaalok ko sa'yo. Kung sa'yo ba mangyari ang nangyari sa akin, yan din ba yung gusto mo marinig? Thea, it's a very generous offer. Pag-isipan mo mabuti. Masakit. Pero totoo. Patay na ang nanay mo. Hindi na natin mababago yun. Eva rotting in prison will not make your life better. Pero ino-offer ko sa'yo na tulong, malayo mapupuntahan nun. Para sa'yo, lalong-lalo na sa mga anak mo. May isang bagay na hindi kayang bigay ng pera. Yun ang patahimikin ng konsensya ko o ang kaluluwa ng nanay ko na kinuha ng babaeng gusto mong tulungan.